Binatikos sa social media si Bongbong Marcos Jr. dahil sa ilan niyang sinabi sa situation briefing kasama ang ilang ahensya ng gobyerno ukol sa bagyong Christine PH noong Miyerkules, October 23. Inamin niya na helpless ang kanyang pakiramdam sa gitna ng pananalasa ng bagyo at wala gaanong magagawa ang pamahalaan maliban sa hintayin na lumipas ito. Pero dagdag niya, dapat maging aktibo ang local government units bilang first responders at bantayan ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam. All we can do is sit tight, wait, hope, pray that there's not too much damage, that there are no casualties, aniya. Para sa netizens, kulang ang kaalaman ni Marcos sa disaster preparedness at risk reduction at hindi raw sanay mamuno sa mahihirap na sitwasyon. Dito nasukat na tama ang sinabi ni VP Sara Duterte na hindi marunong magpangulo si Marcos Jr. Pero teka, sinabi ni Marcos na wala silang magagawa, bakit kaya hindi niya naisip na i-deploy muna ang 5,000 na pulis na ginamit niya sa pagkubkub ng KOJC para hanapin si Kibuloy para gawing rescuers? Matatandaan din na maraming humihingi ng bangka o kaya speedboats para sa mga natrap na kababayan natin sa Bicol, pati nga si Lenny Robredo hiniling ito, pero bakit noong hinabol si Alice Guo eroplano pa ang nahiram ni Benhur Abalos, ngayon kahit bangka wala silang mahiraman? Sinabi rin ni Marcos Jr. na may budget issues ang gobyerno kaya di sila makapagbigay ng agarang tulong, ang tanong bakit may 500 billion pesos na pang-ayuda para doon sa hindi naman nasalanta ng bagyo? Bukod dyan, bakit may budget ang gobyerno sa Quadcom hearing, pahiring ni Risa Ontiveros sa mga potential na kalaban sa politika ni Tambaloslos at ni Marcos? At dagdag pa dyan, may 20 million pesos na pagkain ang mga politiko sa kanyang sona nitong nakaraan, tapos ganun lang kadali sabihin para kay Marcos na may budgeting issue ang gobyerno sa nangyaring bagyong Christine. Ang issue na ito ay binigyan nga ng komento ng ilang personalidad sa social media. How discouraging. Instead of saying, ano ang gagawin natin, he should have said, we will find a solution. Let's put our heads together. Then consult those who would know what to do. People are searching for that light at the end of the tunnel. Pero wala, pundido pala. Get your act together. Do not telegraph or televise na sabog-sabog ang gobyerno. The executive power shall be vested in the President of the Philippines. Section 1, Article 7, 1987 Philippine Constitution. Herewith lies the executive power. Kamut ulo, not a sight you want to see in the middle of a crisis, Hayes. Indeed you are a weak leader, Bongbong Marcos. Incompetent. You are only good at partying, being in concerts, using our fucking money. Napaka-useless mo na presidente. Wala pa akong nakikitang leader ng isang bansa na kinakamot ang ulo at nagtatanong, anong gagawin natin sa harap ng kanyang National Disaster Council? Ginoong Presidente, ikaw mismo ang isang pambansang sakuna. Ayon naman kay KLCI. Sa totoo lang, malas lang si Noynoy na si Duterte ang sumunod sa kanya at malas lang ni BBM na si Duterte ang sinundan niya. Kung si Noynoy at BBM lang ang magkasunod at wala si Duterte ever, di natin maiisip na wala silang alam magpatakbo ng bansa at mag-respond sa tragedy. Isipin natin normal lang sila. Lol. Kaya kahit ako kung ako politiko, sirain ko din ta si Duterte. Siya yung bida lagi sa family reunion na pinagmumukhang walang kwenta lahat ang kapatid at pinsa niya eh. Ayon naman kay E.B. Jagulbot ay clueless on Christine. After everything is said and done, damage to life and property due to severe tropical storm Christine accounted for, and after all the excuses from officials as to where billions of pesos for flood control projects went, and after we ask the following questions. Why? The lack of advance warning. The lack of preparations by government. The lack of coordination among NGA. The lack of a systematic relief response. The lack of prepositioned rescue equipment. The lack of rescue readiness of the police and the military. The lack of both synergy and energy among the men entrusted to run this government. It all boils down to one man's character as a leader and as a man. The buck stops with the president, and it seems to me Bongbong Marcos in all of our questions above is as clueless to the answers as we all are.
I think President Bongbong Marcos instead of Vice President Sara Duterte should be the one to undergo neuropsychiatric testing to evaluate his mental faculties whether they are stable enough to run our country for the remainder of his term. Samantala, si Representative Rodante Marcoleta ay hindi na rin nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin ukol sa mga hindi kanais-nais na pangyayari sa buong bansa. Ang isyu na ito ay binigyan naman ng komento ng well-known influencer na si Jalan TV 17. Panuurin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ayan, nakikita ninyo si Dan Marcoleta, no? Si Congressman Marcoleta. Meron na naman yung mga kabayan na batikos dito sa mga congressman. So, pakinggan muna natin mga kabayan. So, tignan nyo yung senador. Sino yung investiga nila? Pastor Hito. Tignan po, lumubog sa Naga, gano'n, sa Bicol Region. Ilan lang, isang buwan ng kalahati, lumubog ang buong Maynila. Puro lubog. Tama. Magkano po yung budget na ginugol ng gobyerno between 2022 to 2024? Involving more than 5,000 flood control projects. Lapin. Totally about 400 billion pesos. Bicol Region, 22 billion pesos. Lubog. Ang galing po sa Simbopo, Kashmir. Huwag ka na lang. Alaway pa ako. Lubog ang Simbopo. Lubog ang Nagasin. Bakit hindi ninyo yun ang inyong investigahan? Kung anong iniimbestigan ninyo, ang gagawin pa rin. Trabaho po. Kung meron pong kasalanan ang isang tao na iniisip ninyo, dalihin mo rin yung sabon. Tignan nga, meron po tayong prosecutor's office. Effective pa po sila, na-open po sila. Nandiyan po yung mga koordinat, bakit tayo nakikipagsabayan? Sa korte, sabi ng Korte Suprema, o yung senado, hindi na prosecutor's office. So, dyan mga kabayan, makikita ninyo, no? Na talagang ano, grabe na tong administrasyon na to. Walang control si BBM sa mga tuta niya, mga kabayan. Hindi naman magagaganyan yung mga yan kung walang utos at walang supply sa palagay ninyo. Diba? Meron tayong narinig na meron pala ang kadahiring ng mga yan, malaki ang binibigay. Diba? Meron din naman mga nagko-comment dito, mga kabayan. So, hindi na bago, no, mga kabayan. Marami nang nakakaalam na talagang mayroong ganyan lagayan dyan. Kaya, todo nilang pinaprosecute yung mga Duterte. Grabe, mga kabayan. Gusto kasi nila na hindi na makabalik ang mga Duterte sa pamumuno. Diba? Kasi pagka nakabalik yung mga yan, for sure, 100%, lahat ng sangkot dyan sa mga pinaggagawa nila dyan na anomalya, makukulong, mga kabayan. Kita mo, walang sinasanto yung dating pangulo, 'di ba? Mga oligarchs nagbayad ng kanilang mga tax. Mga drug lord, 'di ba? O ngayon, mga kabayan, nakita ninyo. Anong ginagawa ng administrasyon? Billion-billion na flood control, wala. At pansinin ninyo, yung mga pinakamalalaki yung budget ng flood control, siya ang pinakalubog sa baha. Yung Bicol, mga kabayan, magkano? 22 billion. Ang naging budget para sa flood control, baha. Yung Cavite, mga kabayan, ang laki din ng budget niya sa flood control, yun, lubog sa baha. Yung Manila, ang laki din ng flood control, lubog sa baha. Yung Pampanga, mga kabayan, malaki din yung budget ng flood control, lubog sa baha. O, ay po, taray, sino hindi maghanap ng flood control na yan? Hindi na pwedeng idahilan ni BBM na binangga ng barko. Ay, naloko na, pag baka mamaya naman, tinangay ng buhawi yung flood control ni BBM. Udragis talaga. Mga kabayan, doon tayo sa susunod na video. At pa dito, malalaman ninyo kung paano talaga itong mga tolonggis na tumanggipit ng mga agin sa kanila.